Caraga Region naman para mapalakas pa ang produksyon at huli ng mga magsasaka at mga isda. Mga kababayan natin sa agriculture sector doon, tinuruan sa paggamit ng teknolohiya para mapaunlad ang kanilang sektor. Ang sentro ng balita mula kay Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Mahigit 100 magsasaka, mangingisda at maging mga learning site accredited operators ng Caraga Region ang binigyang gabay sa isinagawang Technogabay Program Summit sa Butuan City. Layunin nito ang mapalago pa ang pagsasaka at pangingisda sa rehiyon. Si Elvis de la Merced, isang magsasakang siyentista at isa ring learning site accredited operator ng San Jose Dinagat Islands, ay masayang ibinahagi ang kanyang matagumpay na karanasan bilang magsasaka. Anya, napakahalaga ang tulong at suporta ng Agricultural Training Institute o ATI sa patuloy niyang farm school. Itudluan mi pag himo og mga organic fertilizer, magbuhi og mga vermiworms para magproduce og matud pa buhi nga yuta. Dagdag pa ni Dila Merced, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman kaya't laking tulong ang programa ng ATI sa kanila. Ang ATI gyud ang gitan-aw niya ang human resource, ang mga farmers. Itudluan og mga right education, information, material og lamina kanang yung i-demonstrate. Sa panig din ng ATI, ayon kay Director Ramilyn Ricotter, patuloy silang magbibigay gabay sa mga magsasaka at kinikilalang malaki ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Ang responsibility ng ATI is to provide training. Especially, merong nakalaan na training programs, like for example, training of trainers. Sa ginawang summit, lahat ng partisipante ay aktibong nakilahok sa ginawang workshop, pagtalakay at benchmarking activity. Kasama si Nora Lanuza, Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan.